It's hashtag Workday Wednesday, Katie Zins. Ngayong araw, makikipagkwentuhan tayo sa ating kababayan kasama si Francis. Dito lang yan sa K-World. Kumusta mga Katie Zins? It's me, Francis Pega, ang iyong resident Katie Zins dito lang sa Riyadh, Saudi Arabia. At ngayon, samahan niyo akong alamin ang kwento ng isang kababayan natin na mahilig magluto. Ako, mukhang mapapakain tayo ngayon ha. Kaya, let's go! Yes, mga Katizens, kasama na natin ngayon si Kirby. At syempre, ate siya, kumustahin. So, kumusta ka na, Kirby? Ito, okay naman. Masaya. Medyo pagod sa trabaho, pero ganun lang. Relax, kaya naman. Sama naman kami dadalhin ngayon. Yun, ngayon papunta tayo dun sa kung saan ako nagtatrabaho sa Cedar Group Company. Kwentuhan mo naman kami about dun sa trabaho mo. Ano ba yung ginagawa mong usually? I'm working as an account manager dun sa isang contracting company dito sa Riyadh. Nag-handle ako ng mga kliyente, tapos ng mga employees. Pag may mag-invite sa akin, kunwari may mga event, parties, weddings, na-invite din ako kumanta. Kalay mo mga Katizens, talented pala itong si Kirvin. Ayos! Yan, nandito tayo ngayon kung saan ako nagtatrabaho sa Cedar Group. Tara, pasok tayo. Let's go! Ako yung account manager. Ang hinahandle ko yung mga kliyente, nakikipag-usap ko sa mga kliyente, tsaka yung mga empleyado. Kami yung nag-hire. Kirvin, so after ng trabaho mo, ano naman yung ginagawa mo o saan ka pupunta? Yan, tuwing weekends, nag-suskul ako dito sa trainers dito sa Riyadh. May culinary school sila doon, kaya nainganyo ako na mag-enroll. Dito na tayo ngayon kung saan ako dati nag-aral ng culinary dito sa trainers. Kaya ba nag-start yung hilig mo sa pagluluto? Yun, actually, nung high school ako, hilig ko manood ng mga cooking show. Tapos yun, parang nakita ko na parang interesting siyang gawin. Nung pagdating ko dito sa Saudi Arabia, yun nga, nakahanap ako ng culinary school. Nakapagluto ako, nag-aral ako magluto, naturuan ako. Ngayon, okay na. Ano ba yung nadudulot sa'yo ng pagluluto? Masaya, kasi lalo na pagka yung mga nakatikim, nagustuhan nila yung niluluto mo, tapos masaya sila habang kumakain. Napaka-fulfilling yung pakaramdam. Kirvin, so while cooking these noodles, no, para maging al dente. Oh, al dente. Ano naman yung first step para lutuin yung sauce? Yan, ngayon, gagawa muna tayo nung para doon sa toppings sa carbonara. Para yung toasted na ham. Yes, mga kailisens, ito na pinakamagandang part. Tikiman time dahil sa kanyang nilutong carbonara a la Kirvin. Anong masasabi mo? Masarap siya ha. Chef Kirvin. Oh, Chef Kirvin. Meron siyang smoke flavor kasi iba yung ginamit ating meat. Masarap siya. Sana, patikman nyo rin ito mga kids din. Masarap. Bilang isang OFW, ano ba ang pinakamahirap na parte ng buhay mo? Yung time na nag-a-adjust pa lang ako, nung bago pa lang ako. Siyempre, iba yung lugar, tapos iba yung taong makakasalamuha mo. Ano ba yung mga adjustments na ginawa mo rito para at least mawala ba yung ano mo, yung culture shock? Siguro tulong na rin ng mga kaibigan na kasama ko dito. Yun nga, mas marami rin yung Pinoy na katrabaho ko. So parang nasa Pinas lang din yung pakiramdam. Ano ba yung sikreto para makayanan yung buhay sa abroad? Dapat focus ka lang yun sa goal mo sa buhay. Pagka focus ka dun sa goal mo, hindi ka malulungkot, hindi ka mamum problema kasi alam mo kung ano yung tatahakin mo. Learning is a never-ending process. At tulad ni Kirvin na nagpapatuloy sa paghasa ng kanyang kakayanan, siguradong kaya mo rin yan, Katie Zane! Kaya naman abangan bukas ang kwento sa pagkapanalo ni Kirvin sa isang pageant dito sa Saudi. Dito lang yan sa K-World!